Mga kababayan, last night, rebel soldiers attacked Malacañang. The presidential security group, with tragic loss of lives, decisively defeated them. The rebels then fled to Camp Aguinaldo. Groups of rebels went on to try to seize Channel 4. This attempt has likewise failed. As Commander-in-Chief, I order the Chief of Staff and the Armed Forces to terminate this mutiny as soon as possible. There will be no terms. I have nothing to say to these traitors. Before noon today, I ordered an assault on the rebels in Camp Aguinaldo. We have opened up with artillery. The assault is to continue until the rebellion is crushed. There will be no terms. The rebels say they mean the people no harm, but outside Malacañang this morning, they gunned down innocent civilians who had cheered for our government. The majority of those hurt or killed by the rebels have been civilians. Speaking as your president, let me assure our people that government is firmly in control of the situation. We shall defeat and punish these traitors. The armed forces and police, true to their pledge of loyalty to flag, country, and commander-in-chief, are at this very moment moving to destroy this threat. I commend their bravery. Bilang inyong Pangulo, ako'y muling nananawagan at nakikiusap sa inyo. Huwag po nating kalimutan ang ating hirap, ang ating pagod, at ang mga buhay na nawala upang ibalik ang ating kalayaan, upang ibalik ang demokrasya. Ngayon po, naririto na naman itong mga taong ito, nagpapanggap, nagsisinungaling na naman na sila raw ang mag-aalaga sa ating kalayaan. Ginagawa daw nila ito upang pangalagaan ang ating kinabukasan. Ginagawa raw nila ito upang pangalagaan ang ating mga anak. Ngunit kaninang umaga ng alas dos, ang kaisa-isang anak ko, si Noynoy, ay nabaril na sugatan. At yung mga kasama niya, apat na kasama niya, isa po malubha pa ngayon, yung tatlo ay napatay. Hindi ko po papayagan na itong mga taong ito na muling nagsisinungaling sa atin ay ibalik yung kanilang karahasan nung nakaraan na diktador. Tayo pong lahat, kung magsasama tayo, dahil alam ko po ang aking kapangyarihan ay galing sa inyo, minamahal ko mga kababayan. Ito po ay lagi nating pag-iisipan, lagi po nating tatandaan na kung tayo'y magsasama-sama, ay kaya po nating sugpuin itong mga dambuhalang ito. Alam po ninyo, malaki po ang pag-asa ko dahil alam ko, kayo, ako, ay palaging magsasama upang pangalagaan ang ating kalayaan. Maraming salamat po.